Pablo, pupunta lang sila sa church upo, tapos uwi, yun lang. Sabi din, si Pablo, ginawan din siya ng milagro ng Diyos. Si Judas din, nakarala siya ng milagro. At sa panahon ni Father Branham, maraming nakarala siya ng milagro kasi di ba napapagaling si Father Branham. Sabi dito, si Pablo nga, alam niya ng Diyos na Bereans siya kasi susunod siya kung ano yung pinagrupo. Sabi dito, kasi nagsasaliksa siya. Ibig sabihin, nakialam ng Diyos sa kanya. Sabi doon, magsisisi si Pablo at magre-repent siya sa pagpapahinga, yung maling unawa niya. Sabi doon, repent, hindi lang yung sa maling attitude natin. Kailangan yung pagiging sarado ng isip natin. Ganun yung faith yung nire-repent natin. Kailangan naiintindihan natin yung saradong isip. Sabi ko, yung preach na ni Esteban, hindi nga naunawaan ni Pablo. Kasi meron ng sarado yung puso. Pero alam nga ng Diyos, ibig sabihin nung different sa Iberian, dahil may tao Iberian. Sabi doon, marami nga nakaranas ng milagro, nakaranas ng healing, recovery, pero hindi sila Iberian. Nakasama na doon si Barry Banham. So sabi dito, pakisulat na lang po dyan sa Psalms 139:1-6. Sabi dito, alam nga ng Diyos na magbabayos yung mga tao, pero hindi lang dapat sa pang physical, ganun. Kailangan yung pag-deliver nila ng salita ng Diyos. Sabi dito, hindi ka pa sumama, alam na ng Diyos na sasama ka. Ibig sabihin, alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa buhay natin. Kaya alam ng Diyos, di ba sinabi na, you are chosen before the foundation of the world. Kahit nung una hindi ka pa masama, pero sa dulo magiging masama ka rin kasi alam na ng Diyos yung intay. Magandang gabi po sa inyo. Yung share ko lang po yung dito sa The Salvation of Man. Pagbabasa nga po sa Acts chapter 8. Ewan na pala, nung sabi natin, di ba, repent and be baptized. Nung sabi nga po doon sa yung unang alam na Francis nga daw yun, magsisisi ka nga daw mo na sa mga nagawa mong kasalan. Kasi nga po nung unang pangalan daw po, meron na nga daw po kasalan. Kasi nga po, di ba, yun si Aidan and Eve, nagkasala sila. Di ba nga daw po na sila magaling daw po natin. Yan. Sabi nga po doon sa Romans 3:23. Sabi nga po doon, yung mga hindi nga daw po nakaabot nga daw po sa kaluwalhatian ng Diyos na matay nga daw po sila. Tapos yung doon naman po sa Romans 6:23. Sabi nga po doon na yung kabayaran nga daw po ng kasalanan ay kamatayan. Tapos sabi pa nga dito pala, nung pagkatapos mo nga mag-repent, mag-autismoan ka na nga doon sa pangalan nga daw ni Yeso Cristo. Tapos sabi nga po doon, pagkatapos mo nga daw po pag-autismoan, kailangan nga daw po magsasalisig ka. Nung sa Acts 17:11, sabi nga po doon, kaya nga daw po ng mga taga-Tesalonica, sinosearch nga daw po nila yung scripture araw at gabi. Tapos pagkatapos naman po ng mag-walking in the message of the Ark na nga daw po, nalakad ka na nga po. Tapos sabi nga po doon sa 1 Peter 3:15 na ready to answer, kailangan nga daw po, pag tinanong ka nga daw po, handa ka nga daw po sa mga. Okay, next.